Sadyang napakasarap mabuhay sa mundong ibabaw na punong-puno ng magagandang alaala. Subalit hanggang kailan ang itatagal natin sa mundo? Paano kung dumating yung araw na tayo ay tumanda na at hindi na natin magawa ang lahat ng bagay noong tayo ay nasa malakas pa ang ating pangangatawan? Kaya naman ating kilalanin ang 10 pinakamatandang tao na nabubuhay sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, alam nyo na kung ano ang gagawin. Number 10, Ella Jones. Si Ella Jones ay pangalawa sa pinakamatandang nabubuhay na Amerikana na nakatira sa estado ng Georgia at siya ang pangsampu sa lahat ng pinakamatanda sa buong mundo. Katulad ng lahat ng nakatala sa ating top 10 ay puro babae. Si Jones ay ipinanganak noong 1903 at siya ay nabuhay ng ganito katagal, kung kaya naman ay 2 beses niya nasilayan o nasaksihan ang Halley's Comet noong 1910 at 1986. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Halley's Comet ay nangyayari lamang na makita ng ating mga mata at lahat ng tao sa buong mundo pagkatapos ng 75 o 76 years. Ito ang bukod-tanging kometa na 2 beses nasaksihan ng lahat ng nilalang dito sa mundo. Si Jones ay nagtatrabaho bilang teacher sa buong buhay niya at nagpakasal sa kanyang unang asawa na si Paul Sewell noong 1928. Ilang taon ang lumipas nang mamatay ang kanyang asawa noong 1958, nagpakasal naman siya kay Frank Jones katapos ibagtiwang ang kanyang kaarawan noong August ay sinabi ng kanyang apo na si Jones ay malusog pa rin at malakas ang kanyang pag-iisip at mayroong sense of humor kausap. Number 9, Delphine Gibson. Si Delphine Gibson ang pinakamatandang tao na nabubuhay sa Amerika at kasalukuyang pangsiyam sa pinakamatandang tao na nabubuhay sa buong mundo. Siya ay ipinanganak sa South Carolina noong 1903 pero siya ay naninirahan na sa Pennsylvania mula nang makasal siya sa kanyang asawa na si Taylor Gibson noong 1928. Sila ng kanyang asawa ay nagkaroon ng 3 anak, subalit namatay si Taylor noong 1980 sa edad na 88. Si Gibson ay nanatiling balo matapos pumanaw ang kanyang asawa, pero hindi nagtagal ay nabulag naman ang kanyang mga mata. Mula pa noong taong 2002, si Gibson ay nakalagak na sa Huntington Park Aristocare Assisted Living Facility. Siya ay miyembro ng Mount Hope Missionary Baptist Church at siya ay naniniwala na ang pagkakaroon niya ng mahabang buhay ay dahil sa paniniwala at patanalig niya sa Diyos. Number 8, Tae Ito. Mukha lang mabantot ang pangalan pero siya ay pinanganak noong taong 1903. Tulad ng ibang matatandang nakatala sa talaan, siya ay isa rin sa super centenarians mula sa Japan. Siya ang kasalukuyang panglima sa pinakamatandang tao na nabubuhay sa Japan at pinakamatandang nabubuhay sa Iwate Prefecture. Si Ito ay iginugol ang kanyang buong buhay sa agrikultura at nakuha lang na mag-retire nang umabot na siya sa edad na 90. Mula noong nag-birthday siya sa edad na 111, siya ay hindi na kayang makatayo o makalakad pa. Kaya naman inilagay na lamang siya sa isang wheelchair. Ayon sa kanyang pamilya, si Ito ay mahilig pa rin sa pagbabasa at gumagawa ng origami kasama ang kanyang mga kaibigan. Siya ay kinakasal noong 1925 at nagkaroon siya ng 9 na anak. Sa pagsapit ng kanyang ika-114 na kaarawan sa panahon ng tag-init, ayon sa balita, ang kanyang 7 anak ay nabubuhay pa, tatapwat mahilig pa rin siyang magbasa pero hindi na niya kaya pang gumawa ng origami. Number 7, Iso Nakamura. Si Iso Nakamura ay kumpirmado na isa ring Japanese super centenarians. Siya ay pinanganak noong taong 1903 sa Ishikawa Prefecture kung saan hanggang ngayon ay doon pa rin siya nakatira. Si Nakamura ay pang-apat sa pinakamatandang tao na nabubuhay sa Japan at pang-7 naman sa lahat ng pinakamatanda sa buong mundo. Wala siyang gaanong pagkakakilanlan tulad sa kanyang kasaysayan at sa kanyang kasalukuyang buhay. Pero sa kabilang banda, ang haba ng kanyang buhay ay masasabing tulad din ng ibang Japanese super centenarians na nabubuhay sa pamamagitan ng balance at light diet. Number 6, Maria Josepa Rubucci. Siya ay kilala sa tawag na Nonna Pepa, ay isa sa mga Italian super centenarians at siya ang pang-anim na pinakamatandang tao na nabubuhay sa buong mundo at pangalawa naman sa pinakamatandang tao na nabubuhay sa Italy.
Siya ay pinanganak noong taong 1903 sa probinsya ng Italia ng Puglia. Siya ay kinasal kay Nicola Narciso noong taong 1928. Sila ay nagkaroon ng 5 anak, sina Concetta na isang madre sa pangalan na Sister Nicoleta at ang iba pang 4 na anak na sina Angelo, Antonio, Joseph at Filomena. Sa kabila ng kanyang katandaan, si Rubocci ay nanatiling malakas subalit nagkaroon siya ng surgery noong 2017 pero sa kabila nito ay maganda pa rin ang kanyang kalusugan. Ayon sa kanya, ang pagkakaroon ng mahabang buhay ay biyaya sa kanya ng pananalig sa Panginoon at tamang diet, pag-iwas sa mga alak at pagkakaroon ng positibong ugali. Pero nito lang ay inanunsyo ng Italian news agency ANSA na si Rubocci ay namatay sa edad na 116 sa southern Italian town ng Poggio. Number 5. Kane Tanaka. Si Kane Tanaka ay kasalukuyang panglima sa pinakamatandang tao sa buong mundo at isa sa mga Japanese super centenarians. Siya ay pinanganak noong 1903 at mas matanda siya ng 2 buwan kay Maria Rubocci. Kasalukuyan siyang nakatira sa nursing home sa Fukuoka Prefecture. Noong 2016, ang malapit na kamag-anak ni Tanaka na si Gary Okada Punakuchi kasama ang kanyang asawa na si Linda ay dumalaw sa kanya sa Japan para ipagdiwang ang kanyang ika-130 na birthday. Ayon kay Punakuchi, ang kanyang auntie na si Tanaka ay mahilig magsulat ng mga tula at natatandaan niya pa daw ang pagpunta niya sa US noong taong 1970s para bisitahin ang kanyang mga kamag-anak sa California. Ang pamilya ng Pocaoshi ay mula pa sa California at Colorado. Sinabi rin niya na ang pagkakaroon niya ng mahabang buhay ay dahil sa paniniwala niya sa Panginoon. Number 4. Josefina Progetto. Siya ang pinamatandang tao na nabubuhay sa Italy matapos ang pagkamatay ni Emma Moran noong April 2017 sa edad na 117 at 137 days at ang pagkamatay din ni Marie Gaudet noong July 2017 sa edad na 115 at 110 days. Siya ang pinamatandang ipinanganak sa Italy mula nang namatay si Emma Moran at si Gaudet naman ay ipinanganak sa US. Si Progetta naman ay pinanganak sa La Maddalena sa bayan ng Sardinia, Italy. Noong 1946, lumipat siya sa Florence at nagpakasal kay Joseph Prau na isang balo at may 3 anak. Hanggang sa kasalukuyan, siya ay nakatira pa rin sa Florence kasama ang isa sa kanyang anak na babae at mga apo. Number 3. Ana Maria Villarubio. Si Ana Maria ay isang Spanish super centenarians at siya ang nag-iisang pinakamatandang Espanyol na nabubuhay. Siya ang kasalukuyang pinakamatandang tao sa Europa matapos ang pagkamatay ni Emma Moran sa edad na 117 at 137 days. Siya ang 3rd tao na nabubuhay sa buong mundo. Si Villarubio ay pinanganak noong October 29, 1901 sa Puente Ginel, Andalusia sa Spain at nagtrabaho bilang mananahe noong panahon ng kanyang kabataan. Pero kahit na hindi siya nagpakasal sa kanyang naging karelasyon dahil sa tutol ang kanyang mga magulang, sila naman ay biniyayaan ng 4 na anak. Sila ay sina Carmelita na pumanaw noong 10 taong gulang pa lamang at ang 3 pa sa kanyang anak na sina Antonio, Ana at Juan. Mula noong 2005, si Villarubio ay nakatira na sa bahay Kalinga kung saan ay nagdurusa siya sa sakit na demensya. Siya ay namatay noong December 15, 2017 sa edad na 116 at 47 days. Number 2. Chiyo Miyako. Si Chiyo Miyako ay isang Japanese super centenarians at pangalawa sa pinakamatandang tao sa buong mundo. Siya ay pinanganak noong May 2, 1901 at siya rin ang pinakamatanda sa Konigawa Prefecture mula pa noong 2015. Si Kiyoko Ishiguro na may edad na 114 ay pumanaw noong taong 2015. Siya ang 2 sa pinakamatandang tao na nabubuhay sa Japan noong mga panahon na iyon. Walang gaanong kwento tungkol sa buhay ni Miyako. Subalit sa kabila ng mahirang kalusugan, siya ay nabubuhay pa rin hanggang sa ngayon sa Kanagawa sa edad na 115 at 200 days. Number 1. Nabi Tajima.
sinabi Dajima ang pinakamatandang tao na nabubuhay sa buong mundo sa kasalukuyan. Siya ay ginawaran ng titulo matapos pumanaw ni Violet Brown noong kalagitnaan ng September 17 sa edad na 117 at 189 days. Si Dajima ang pinakamatandang Haponesa at Asyanong tao at ang kanyang edad ay naitala sa Guinness Book World of Record. Siya ay pinanganak noong August 4, 1900 sa Kagoshima, Japan. Nagkaroon siya ng 9 na anak kaya naman sa kasalukuyan, siya ay may sumatotal na 279 na mga apo. Si Dajima ay walang gaanong pagkakakilanlan tungkol sa kanyang buhay pero marami ang naniniwala na kaya napakahaba ng kanyang buhay ay dahil sa simpleng dieta ng ramen noodles at makarel sushi. Siya ay pumanaw sa edad na 117 at 260 days noong April 21, 2018 sa Kagoshima, Japan. Lola Francisca Susano. Siya ay pinanganak noong September 11 at siya ay taga Kabangkalan, Negros Occidental. Bagamat hindi natin masasabi na nasahanay siya ng mga kilalang pinakamatandang tao sa buong mundo, ay itinuturing natin siya ang pinakamatandang tao sa Pilipinas. Siya ay nasa 122 years old na, pero sa kabila ng kanyang edad ay nakakarinig pa ito at nakakapagsalita. Subalit mahirap na para sa kanya ang tumayo. Sa kasalukuyan, 8 sa 14 na anak ni Lola ay nabubuhay pa at ang pinakamatanda nga ay mag-100 taon na rin. Sa katunayan ay nagsumiti na sila ng mga dokumento sa Guinness World Record at umaasa sila na kikilalanin si Lola Francesca na siya ang pinakamatandang tao na nabubuhay sa buong mundo at maagaw ang titulo mula kay Ken Tanaka na siya ngayon ang may hawak ng record sa pinakamatandang tao sa buong mundo. Sana ay nakapagbigay ako ng konting impormasyon sa inyong panunood at magbigay kayo ng suggestion o komento sa ilalim. Maraming salamat mga kaibigan sa walang sawang pagsuporta at panunood sa aking munting channel.